Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossy! Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat! Okay po, magtutuloy na po tayo para sa ating libangan, ang pangungulekta ng coins! Ito, meron tayong ano rito eh? Meron tayong Lincoln Penny, 1951 ha? 75,000 niya po ipinagbibili doon sa Lazada! Oo, sa Lazada nga. Ayan. Sa akin namang coins eh, 1964, yan ang pinakamatandang coins na aking hawak na Lincoln Penny eh. Yung likuran niya, iba pa, no? Ano, Lincoln Memorial pa yung kanyang ano. Pero ito, yung 1951, iba yung likuran niya, tsaka yung likuran niya, iba. Ano siya, 1 cent, United States of America, titignan na po natin, ha? Error coins po siya. Pero mukhang maganda tong error coins na to, 75,000 niya po pinagbibili, ha? Ayan, no? Kanya nga, tingnan natin. Para medyo mapabilis tayo. Ayan, 1951. Pero may 1951 eh. Ayan o. Oh. Meron siyang double die dun. Error coins eh. Tsaka ir eh. Kaya lang, pinagbibili niya po sa halagang 75,000 pesos. Medyo, sasabihin natin mahal. Kaya lang, siya talaga magdidesisyon kung magkano niya gustong ipagbili ang coins niya. Pero pagka mga error coins, sa atin po ha, mga error coins. Kahit naman sa ibang lugar po, sa ibang bansa. 500 pesos, $10, ganun. 500 pesos ang umpisa, pwede niya po itaas, pwede niya rin naman po ibaba. Sa Amerika kasi, mga error coins nila, nagbababa rin sila eh. Pero talaga may nag-alap ng mga error coins nila. Ito, nakasulat dito. Rare and valuable, 1 cent, 1951. Lincoln, wheat penny. Ah, wheat penny pala to. May dahon-dahon sa likod, no. Ayan, no. Meron nag-double die na konti rin sa ano eh. Sa letter L eh. Doubling siguro to, doubling. Ayan, no. Yung dito, no. Ayan, tsaka sa tenga. Ayun. Ayan eh. Usapin to sa Lincoln Penny, yung sa tenga ng ano eh. Sa tenga ni Lincoln Penny, President Lincoln Penny ba yan? Ay, President Lincoln. Ayan o, oh, titingnan natin yung likuran niya. Marami siyang error doon sa likod eh. 75,000 pesos siya po yung pinagbibili, no? Ayan. Ayun, dami niyang ano, doubling siguro itong mga to. Ayun o, oh, El Proribus Unum, 1 cent. Ayan. Wheat penny, kasi ito yung wheat eh, no? Yan, wheat penny tawag. Yung isa, Lincoln Memorial. Yung sa akin, Lincoln Memorial. Ayan po, pinagbibili niya sa halagang 75,000 pesos. Yan, oh, rare and valuable, 1 cent, 1951, Lincoln wheat penny. Ah, sa Lazada niya pala yung pinagbibili, no? Sa Lazada, yun. Sa Lazada, kayo rin po, pwede rin po kayo magtinda dyan. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Okay po ha, doon naman po sa mga nagnanais magbenta ng kanilang mga coins. Yan. Type, search nyo po yan sa YouTube. Tapos, i-type nyo po how to sell in carousel. Paano gumawa ng account at magbenta sa carousel. How to sell in carousel. Panoorin nyo po yung mga video niya. Pwede na kayo makagawa ng account doon. Ito rin, no? Paano gumawa ng account sa Lazada. Easy steps. Panoorin nyo po yung video niya at ituturo po sa inyo kung paano gumawa ng account. Okay po ha, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now, don't forget to subscribe.